Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umagang-umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na nabuhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pumunta kayo sa daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa sangkinapal. Nang ibalita ni Maria Magdalena na pagpapakita sa kanya ni Jesus na muling nabuhay, hindi naniwala ang mga alagad sa kanya. Gayun din ang nangyari sa pagbabalita ng 2 alagad na pinagpakitaan ng Panginoong Jesus. Kaya naman, nang nagpakita sa kanila ang Panginoon, pinagsabihan niya sila dahil sa kawalan nila ng paniwala at katigasan ng puso. Mula sa kanilang pag-aalinlangan at kawalang pananampalataya, isinusugo sila ng Panginoon sa isang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Tumawid sila mula sa pagdududa patungo sa pananampalataya. Paano na lamang kung ang mga alagad na ito ay nanatili sa kanilang takot at pag-aalinlangan? Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay mababao na lamang bilang isang bahagi ng kasaysayan. Ngunit katulad ng Panginoong muling nabuhay, bumangon din sila mula sa libingan ng kawalan ng pananampalataya patungo sa pagiging tagapagpahayag ng mabuting balita. Pagsasagawa, sa anong pamamaraan mo na isa sa buhay ang atas ng Panginoon na ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal?